tigas na puso, hardened heart. So kaya nga pag sinabing hardened heart or matigas na puso ay kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng paglaban sa impluwensya ng Diyos at pagtanggi na sundin ang mga utos ng Diyos. Ito yung kalagayan ng puso ay binabalaan laban sa mga katulad ng ginagawa na kapag tayo ay matigas ang puso, ang mga tao ay naimpluwensyahan na labanan or tanggihan na sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya nga kung bilong ka dito sa gawain ito na matigas ang iyong puso, hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya si Karaya, sinasabi sa chapter 7 verse 12, ngunit ginawa nilang kasing tigas ng bato ang kanilang mga puso at hindi nakikinig sa batas o mga salita na, ng Panginoon. Makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pamamagitan ng naunang propeta. So kaya nga kung hindi tayo nakikinig, hindi natin, tinatanggihan natin ang mga utos ng Diyos, ito'y kabilang sa mga tao na kasalukuyang kalagayan ng puso ng tao. Ang puso ng tao ito ay matigas. Yung matigas na puso, ibig sabihin, tinatanggihan, nilalabanan, nasundin ang utos ng Diyos. Kaya nga ito sinasabi ng banal na kasulatan na ito yung ang tigas na puso ay kadalasang lumalaban sa impluwensya ng Diyos na nilalarawan sa pamamagitan ng katigasan ng ulo at pagtanggi na sundin ang patnubay ng Diyos. So kaya kung tayo bilang mga anak ng Diyos o bilang mga sumusunod sa salita ng Diyos, kapag ang salita ng Diyos ayaw natin pakinggan, marami tayong mga dahilan. Sasabihin natin, imposible. So marami tayong katuminan or reasons para hindi natin sundin. Sasabihin natin, imposible namang gagaling ang tao kung hindi iinom ng gamot. So yan yung mga katuwiran ng mga taliwas or sumasalungat sa utos ng Diyos. So kaya na ang dami nilang katuwiran dahil sa sila ay matigas ang puso. So ito yung sinasabi na nagbabalalaban sa katigasan ng ulo at pagbibigay din ng kalagahan ng puso madaling tanggapin ang mga turo, ang patnubay ng Diyos. So kung tayo ay malambot ang puso natin, susundin natin ang salita ng Panginoon. Ngunit kung matigas ang puso natin, hindi natin kayang sumunod dahil ang dami nating dahilan. Amen?